kaya mo, kaya ko. Matutunan ng math, kaya mo, kaya ko. Mag-usap, magsikap, isip plus tsaka equals MathDali. $2,470 divided by 26. Parang ang hirap, di ba? Paano nga naman natin malalaman kung ilan ang 26 sa 2,470? Nge, may naiisip ba kayong paraan? Baka pwede nating unti-untiin ang pag-divide. Imbis na ang buong number kaagad ang i-divide natin. Ang tawag dito ay paggamit ng partial quotients. Isipin natin ang mga madadaling number na i-multiply sa 26. Halimbawa, 10. 26 times 10 is 260. I-subtract natin ito sa 2,470. 2,210! Malaki pa! I-multiply uli natin ang 26 sa isa pang madaling number. Tulad ng 20? Madali lang ang 26 times 20 kasi alam natin na 26 times 10 is 260. Doblehin lang natin yon dahil lang 20 ay doble din lang ng 10. 520! I-subtract o ibawas natin ito sa 2,210. 1,690! Malaki pa rin! Kaya, i-multiply natin uli ang 26 sa mas malaking number. Doblehin kaya uli natin ang number na pinang-multiply natin sa 26. Imbis na 20, gawin natin times 40. 26 times 40 is 1,040. Dali lang, di ba? Dinoble mo lang uli kasi. 1,690 minus 1,040 is 650. Lumiit na ang number. Alam natin na 26 times 20 is 520 dahil ginawa natin kanina. Ibawas natin sa 650 ang 520. 130! Ang liit na ng number! 26 times 5 is 130. 130 minus 130 is 0. Naunti-unti din natin ang pag-divide sa 2,470. Ang kailangan na lang natin gawin ay i-add ang mga quotients o ang mga number na pinang-multiply natin sa 26. 10 plus 20 plus 40 plus 20 plus 5 is 95. 2,470 divided by 26 is 95.